time check, 6:07, and here tayo sa Katipunan flyover. Malayo-layo na naman biyahe natin ngayon. Nag-ride out tayo, 5:30 ng umaga. Daling mo Valencia's bahay, malilim pa. Ayaw mo, kabukan na bayway na. Rock music, pasok! So ang naging ruta natin mula ng Valencia's bayan, Commonwealth Avenue, tapos kumaliwa tayo ng Tandang Sora Avenue. Ngayon, nasa Katipunan tayo. Ito, dire-diretso lang to. Pababa ng Libis. Tapos, kakaliwa tayo sa Rosario Pasig. Magtitiklin tayo ng tayo ahon. Check 6:18, approaching Ortigas na tayo. Pagdating sa Ortigas, kakaliwa tayo dyan, papunta ang Rosario Pasig. Buti na lang sa part na to ng Pasig, hindi tinanggal yung barrier dito sa bike lane. Doon sa may bandang unahan, sa may paglampas ng SM Pasig, tinanggal na nila eh. Itong kalsada na to, pag diretso mo, diretso to ng BGC. Dati pag nagbabike ako rito, makakita ko dyan sa flyover na yan. Isa yan sa mga mahihirap akitin ng flyover, ang haba ng ahon eh. Tapos pagdating sa kabila, buluso ka na, pababa na siyang disintas. Tapos pag kumaran ka naman, papuntang EDSA, papuntang Mega Mall, Meralco Avenue. Dito naman tayo sa kaliwa, papuntang Tikling, Kainta. Kaya sarap pa ng biyahe natin, wala pa masyadong sasakyan. Doon pala yung rebuildo na yun. Isa nga mapuntahan natin yan. Ang dami nagpipicture dyan eh. Time check 6:30. Dito na tayo sa Kainta, province of Rizal. Eksakto isang oras mula nung umalis tayo sa Novaliches Bayan. Ang dami natin nakakasabay na nagbabike dito. Masaya to, marami tayo makakasabay sa Tikling. Ayun, ano na tayo? Patikling. So pagdating dyan, kakaliwa na tayo. Nakakon tayo yung Tikling. Pwede tayo kumanan, pabinongonan, pakardona. Kaya mas mahaba dyan. Siguro mga plus 10 kilometers. Hiningan ako. Ahon yung pamunta rin sa Tikling. Marami tayong makakasabay dito, ahon ng Tikling. Ayan o. Chachangin lang natin to. Boom, dami. Marami magtutuhukan dyan. Tayo relax lang tayo sa ahon. Na. Kaya mo sila. Kulang-kulang 4 na kilometro pala to. 3.76 kilometers paakyat. Hinay-hinay lang tayo at mahaba-haba pang biyahe natin. Kaya pa tayo ahunin. Itong Tikling, kung ikukumpara mo sa Sumulong, mas maiksi ito. Pero mas mataas ang ahon ito kaysa Sumulong na medyo banayad ng konti.
Ito na, kung di ako nagkakamali, ito ang last ahon nito. Last stretch. Tapos, inaaris na. Ako. Ka-ride natin ito. Kung baga, warm up pa lang ito. Dahil pa nating aahunin ko ito, mas matindi pa. Ayun, ay, salamat. Nakikita ko rin na liwanag. Nagdidilim nga pa rin ko kanina sa ano, ahon. Ayun, inaris complex na tayo. Mamaya na tayo magpapahinga. Tanghali na tayo. Time check 7:01. Tagal-tagal din natin inahon ni Tikling, ha? Wala nang tukot yung lagay na. Mabagal lang talaga yung ahon natin. After! Ito, medyo mahaba pahinga ito pagdating dito sa taas. Ano ito, patag. Tapos may lusong. Mamaya pa ulit tayo ahon, malayo-layo pa. Mamaya nito malamang marami pa tayo makakasabay pagdating ng papuntang Pililya, papuntang Pisong Kape, papuntang Baras, ganyan. O depende, mukhang tanghali na rin tayo eh. Ano na, alas 7 na, 7:09 na. Diba pagdating dito, ito medyo mahaba-habang lusong to. Pag medyo magaga dito, maswertehan natin, may few clouds dito eh. Kaya lang baka wala na ngayon, ano eh, 7:15 ng umaga. Tsaka dito may magandang view dito. Magandang view ng ano, Laguna de Bay, Bandaron. Pero dito pag first time mong dadaan dito, dapat medyo ingat-ingat ka. May matinding siko rito. Ito yung Teresa. Pagka reverse ang ginawa mo, ito isa sa mga mahirap to. Pinaka finale ng ride mo. Mga ilang siko rin to pagka inahon mo. Imagine mo yung naglaguna loop ka. Laspag ka na sa haba ng pinadyak mo tapos ahunin mo to. Check 7:25, andito na tayo sa Teresa, natapos na natin yung lusong.
Pero patag pa rin to. Mamaya-maya pa tayo aahon pagdating ng Pililia. Itong ruta na to, Laguna Loop, una pa rin yung mga dati kong Laguna Loop. Dahil kung sinasabi, mas mahirap ang reverse kesa dito sa clockwise na Laguna Loop. Mas maiiksi ang ahon nito. Yung ahon ng Tikling, yung ahon dito sa Pililia, mas maiksi yan. Mas mataas pero mas maiksi kumpara dun sa pag inahon mo yung mabitak na ang haba-haba. Tsaka yung Teresa. Tsaka yun nga, eto, pagka inahon mo yung Tikling tsaka dito Pililia, medyo marami ka pang energy eh. Tapos yung pinaka-last na part mo, yung mahabang patag ng Laguna, pwede ka mag-relax dun. Pagpagod ka na. Dito naman, pagka nag-reverse ka, pagod ka na at saka kaahon na marami. Kaya mas madali ang clockwise. Kung konti na nagbabike ngayon, naalala ko dati, kailan ba yun? Sa mga gantong oras, andito ako, ang dami ko nakasabay dito. Time check 7:33, Murong Rizal. Kita mo, itong part ng Murong na to, pag reverse ang ruta mo, isa rin to sa mga iindahin mo. Banayad na ahon din to eh. 7:43. Andito na tayo sa may ano, regulo ng Murong. Andito tayo sa Wakali. Tama ba? Andito na naman ako. Andito tayo pa direction ng Tanay. Pililia. 46 kilometers. Konti na lang, 4 kilometers makapagpahinga. 50 kilometers, first 50 kilometers natin. 'Yun ang unang pahinga rin natin. Ayun, dito tayo inabot ng 50 kilometers. Kung saan walang tindahan, tsaka ahon pa. Ay, nako, kalahin mo nga naman. Di ba, okay lang. Pagtapos ng ahon ay medyo lusong naman. Ba't ganun matalbog tong part ng kalsada na to? Ang hirap pa dyan. Ahon pa naman, so matalbog-talbog. Dapat na matapos ahon. Yun! Karga! Ay, salamat. Tapos yung ahon. Ay, man. Sabi ko kanina ang hirap padyakan, tapos meron palang bubulusok sa likod ko. Eto, pahinga na talaga tayo sa next na tindahan na makikita natin. Uy, reminder nga pala mga kapotpot ha, baka di pa kayo nakasubscribe. Tulungan nyo naman ako maka-reach ng 1 million subscribers ngayon 2024. Kaya natin yan. Kung di nyo pa na-click yung subscribe button, double check nyo. Subscribe nyo na. Marami sa atin, mga viewers, mga naka-subscribe. Kaya sinisipaga natin mag-long ride. Mas lalo pa natin sisipaga para marami pa kayong mapanood na video, marami kayong ma-discover na ruta, makakita ng lugar. Kaya subscribe na kayo para pampagana natin yan. Pumadyak na pumadyak. Parami ng parami yung mga kilometrahe natin. Noong nakaraan, nagtagaytay tayo 150 kilometers. Ngayon naman, Laguna Loop. Nasa 220 plus to. Pagkatapos, 250, mga ganyan. At hindi magtatagal, mga multi-day ride na tayo. Alam naman natin, gustong-gusto niya nakikita yung mga multi-day ride na yan. Time check, 8:04. After 53 kilometers, Pililia Rizal na tayo. Lakas ng hangin. Hindi pa rin tayo nakahanap ng kakainan. Baka doon na siguro sa may baba nung ahon bago tayo umahon. Good! 55 kilometers na. Oh, ano ba itong alsada na ito? Pag tinignan mo mukhang panusong pero parang ang hirap adyakan. O baka dahil gutom na ako. Hindi ko na mapero sa isipa. Tutig lang sa hangin. Naramdaman ko yung manipela ko. Gumalaw. Hinangin ng yayan. Buti na lang na ibaba ako agad yung kamay ko. Ayan, sigurado dito, kailangan natin mag-almusal. Hindi pwedeng hindi. Pagkatapos nito, ahon na eh. Kanin tayo, kanin. Mahabang ahon to, bakit ng Pililia. Dito, kita na yung Pililia windmill farm eh, no? Yung mga windmill.
Bili! Isang adobong manok, tsaka isang langka. Eight 8.30 pala, exact na 3 oras ha. Tapos na natin mag-ride out. Ayun, time check, 8.54. Tapos na tayo mag, ano, almusal. Tapos sakto rin, bali 30 minutes yung naging pahinga natin. Tuloy na tayo at ayaw natin abuti na masyadong tanghali. Ito, akyat na to, gagawin natin. Ayun na, pinakita na agad ni Garmin yung ahon. Ito na yung simula nung ahon nga. Dadahan-dahanin natin ito at bagong kain tayo. Okay, kahit naman di bagong kain, dadahan talaga tayo umahon. So, etong kana na to, papuntang Halahala yan. Isa sa mga hindi pa natin natatry. Minsan, pagkaano, tatry nga natin yan. Laguna Loop na Paya Halahala. Dito muna tayo at ang pinili nating ruta ng Laguna Loop ngayon, mas madali lang. Lakas ng hangin dito, lapit kasi natin sa wind. 7% gradient yung panimulang ahon itong pinilya at mahaba-haba pa to, pero marami dito banayad lang. Kundi talaga nakasabay natin ngayon sa pag ano, pagpa-jack. Ganitong oras, mga alas 9, usually marami pang umakit. O baka nga dahil pinangayon lang tayo, alas 9 na eh. Ang konting pa-jack lang. Ang ganda na ng view dito, overlooking, sayang. Sa kabilang side, mas maganda sana eh. Pag dito mga kapotpot, minsan pag maaga ka umahon, ang dami mo makakasabay dito, yung iba talagang tutuhugin ka, malalakas. Pero huwag ka magpapa-intimidate doon kapag, lalo na kapag ang ruta mo Laguna Loop. Yung iba kasi, mga taga malapit lang yun. Tapos talaga ensayuhan na to, kaya talaga malalakas yung mga yun. Lalo sa mga kagaya nating pasyal-pasyal ride lang ang trip. Sakto lang yung mga gantong pacing sa atin. Tayo galing dito, ang dami pang kilometers ang bubunuin natin. Kaya kailangan huwag tayong malaspag agad. Tatay, nilakas oh. Mga senior na eh, pero nilakas pumadyak. Sipa na sipa. 1 million subscribers, let's go. Kaya natin yan. Hit yung subscribe button, pampagana sa akin yan. Long ride pa, Ian Howe. Let's go, Ian Howe. Kaya mo yan, mother, father. Taas na natin, 140 meters. Above sea level elevation natin, kitang-kita natin dito ang Laguna de Bay. Ayun, at mas malapit na tayo sa mga higanting electric pan. Kaya mas malakas yung hangin. Yo, malapit na matapos ang ahon, nakataas na tayo. Ang ganda na ng view ng Laguna de Bay dito. Kasi dito nga, ang dami rin kainan dito. Pwede sanang dito magpahinga, kaya lang kanina, pagod na tayo. Pagdilingan natin sa Garmin, medyo marami pa sa pinapakita ng ahon, pero banayad na lang to. Tapos na yung mga matitinding ahon. Dami na rin stopover dito. Dati, wala ka makikita rito mga ganyan eh. Oh, may view deck na rin. Ay, salamat lilim. Tsaka hangin. Nagsabay. At patulak. Bihira yan. Haba-haba pang ahon to. Marami-rami pa. Banayad na makunat. Parang ang tagal buksan itong view deck na to. Dati pa nagawa yan. Alam ko, before pandemic. Ginawa na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin pwede. Wala, sarado eh. Buti na di pa ganun kainit. Masarap-sarap pa yung ahon natin dito sa Pililya. Ayun, pagdating dito sa mohon na to, ayun, simula na ng recovery yan. Hanggang doon sa may gate ng Pililya Windmill Farm. Ito na yung gate ng Pililya Windmill Farm. Diyan yun, kung gusto mo makita ng malapitan, pasok ka dyan. Ayun, ito ahon na naman tayo rito. Dati pag dumaan ka rito, maganda yung view nito sa kanan, itong nakikita mo na to. Kaya lang ngayon, dinedevelop na eh. Develop ba yung tawag doon? Pag nawala na yung magandang view at ginawa ng subdivision. Diba? Pag titignan mo kay Garmin, parang mas mataas pa pala yung gradient ng mga ahon dito kaysa doon sa naunang tinaanan natin. Wow, lakas ng hangin! Tinutulaw ko pabalik. Dito pala lumakas yung hangin sa 8% gradient. Ayun, kitang-kita rito yung mga windmill, oh. Time check, 9:42.
65.64 kilometers na. At hindi pa tapos ang ahon natin. Ito yung kaninang subdivision. Parang ganyan ang itsura nun. Dati. Kung hindi pa dinedevelop. Marami na matapos ang ahon. Konting-konti na lang. Video muna para may remember. Ayun, natapos na rin ang climb. Pero meron pang konti to, alam ko eh. Meron pa yan dyan. Pero konting-konti na lang, tapos puro lusong na tayo. Time check, 9:57. Ayun na tayo sa Bugarin. Halos tapos na iwahon. Isang oras din natin inahon yan hanggang dito sa Bugarin. Tapos mamaya mahabang lusong, papunta mabitak. Ah, may konti pa palang ahon dito, konting-konti na lang. Ah, hindi, wala na pala. Ito na, palusong. Nagkataw, may siklista rin sa Mabitak. Sa sign ng Mabitak. Meron tayong whole body na picture. Rock music, pasok! Itong lusong na to mula dun sa sign ng Mabitak, mga 8 kilometro to pababa. Ito yung makunat-kunat ahuhin pag reverse Laguna Loop. Haba talaga nito. Ayun, time check, 10:18. Grabe, halos 20 minutes, kulang 20 minutes lang natin nilusong yun. Ah, nice. Very refreshing yung view. May kapot po tayo na kasalubong, pabalik siya sa nag-U-turn. Masdar sa galing? Maglalago na loop, reverse. Makati, pagpauwi na. Ah, agad mo. Okay, master. Ingat, master. Pangalan mo? Roy po, Roy. Roy. Nice meeting you, Roy. Ingat, master. Ah, oh, what a nice. Thank you, Lord.
makasabay tayo maglalago na loop din, no? Galing mo balik sa San Jose, Amales? Alas 4 Ah, okay. Time check! 10:30, nandito na tayo sa Family Laguna. Eksaktong 80 kilometers hanggang dito. Bale, 5 oras na tayong pumapadyak. Sa ano na siguro tayong pahinga, pagsanhan. Para makarami-rami ng ano. Dito sa 7-Eleven na to, ang madalas na pahingahan. Aba, tinanggal na pala yung malaki red horse dito. Wala na tayong mapapagpicturan. Pag halimbawa naglaguna loob kayo, inabot kayo ng Call of Nature, dito sa gasoline na to, dyan sa gas, may CR dyan, may bayad lang. Time check, 10:39, Siniloan, Laguna. Dito maganda-ganda, medyo panusok na konti, mag-unpadyakan. Tsaka hindi na ganun kahangin, hindi kagaya kanina rin sa, ano, sa Mabitak. Yung puro field. Lakas na kahangin, puro patulak. Nasa Pangilago na tayo. At kita niyo yung bundok mo yan. Hindi natin nakahunin yan. Meron daan yan sa gilid, kakanan tayo. Yun ang maganda rito sa clockwise na Laguna loop. After mong umahon na Pililia, tapos lumusong na Mabitak, alam mo nang puro patag na to. Ang natitirang ahon na lang dito, yung banayad na ahon sa may paket ng kalayaan, sa may Lumban, Laguna. Ah, grabe lang sa hangin. Sa mga dahon. Sa manibela ko, dinatangay na naman. Bagay sa Laguna loob, talagang haabunin at tanghaling dapat. Okay, eksaktong alas 11 ng umaga. Ayun tayo sa munisipyo ng Pakil. Diyan Pakil, dito naman Pangil. Yun, haba pa ng kalsada. Haba pa na papadyakin natin. Haba pa na patag. Ayun, kailangan natin maghanap tindahan. Baka pag merienda. Akala po sa pagsanhan pa ako ito, hindi pala. Layo pa. Time check 11:08. Paete, Laguna na tayo. Ando yung pamilihang bayan ng Paete. Inabot na tayo ng Paete. Ayun, nasa 124 kilometers na lang. Habang galing dito sa Paete. Malapit-lapit na yan, puro patag. Yun, 8.7 kilometers na lang. Papuntang Pagsanhan. At pansamantala, ito na yung last ahon natin. Ito yung paket ng Lumban. Tapos, paglusong na ganun, wala na, puro patag na yan. Buti na lang, kumunti yung kasabay na sasakyan. Nakakailang dito sa ahon na to. Pag marami sasakyan. Kasi yung gilid mo, kanal eh. Pag minsan, pag marami sasakyan dito, gilid na gilid ka. Nakakailang talaga. Yay! Tapos na ahon. Ay, salamat. Lusong na ulit. Hindi na tayo nagpahinga dyan dahil konting-konti na lang. Pagsanhan na, magpapahinga na rin tayo. Doon yung way papunta ang Kaliraya, oh. Ahon din yan. Maganda rin dun sa Kaliraya. Yan sa mga kailangan natin respakan. Ayun, eksaktong alas 12 ng tanghali. At eksakto rin na 100 kilometers. Palabas na tayo ng Lumban. Pagsanhan Laguna na tayo. Ayun, no, kitang kita, walang daya. Kami nananghalian eh. Kaya alam, medyo hindi pa ako gutom. So siguro abante pa tayo. Mamaya na ako mag-lunch. Ayun na, arko na ng Pagsanhan. Selfie muna tayo rito, siyempre.
Uy, sakto. Buti na lang. Hindi pa tayo na nanghalian doon sa may arko ng pagsanhan. Lumilim mo. Oh. Ayos to. At least nasamantala natin na marilim pa. Oh, kung umabot kayo rito sa video na to, ha? Baka di pa kayo nakasubscribe. Hindi kalimutan mag-subscribe dahil naghahabol tayo ng 1 million subscribers ngayon 2024. Yan ang goal natin. After ng pagsanhan, kung bago kayong naglalago na loop, baka malito kayo rito. Huwag kayo papasok doon, kaliwa lang kayo. Kaliwa, although parehas lang naman yan, labas na doon din sa kabilang dulo. Ay, sarap, panlilim, thank you Lord. Mabuti naman. Oy, shoutout nga pala, Sir Jim. Thank you sa jersey. Helmet and shades, Spider Philippines, Cyclo Computer, Garmin Philippines. As mga accessories, head kerchief, arm sleeves, bags, sarap mag bike shop. Available natin sa Shopee. Time check, 12:30. Ano na tayo, Santa Cruz, Laguna. Ay, salamat po. Palabas na tayo, Santa Cruz. Pira Laguna na tayo, 12:40. Ah, pwede na siguro tayo maghanap ng mga kainan ng tanghalian. Mag-alauna na eh. Uy, alauna na, wala pala masyadong kainan dito. Uy, medyo mausok yun ah. Andito na tayo sa Bay Laguna. Ako nagtataka kayo kung anong pacing ko rito, mga kapotpot. 2025 lang. At hindi tayo rumaratrat dahil malayo pa to galing dito sa Bay Laguna. Siguro mga 100 kilometers pa. Higit pa. Mga 120 pa. Tansya ko. Kung gusto nyo makita stats nito, follow nyo ako sa Strava. Yan how. Hope ya, side trip tayo sa I Love My Team. Selfie muna tayo rito. I Love My Team. Mali pala yung sabi ko kanina. Nasa 86 kilometers na lang pala mula dito sa Barangay Maitim sa Bay Laguna. Konti na lang. Siguro mga alas 6 o alas 7 ng gabi. Nakauwi na tayo. Time check. 1:31, Los Baños, Laguna na tayo. Naka 128 kilometers. Lagay, tignan mo, 20-25 lang takbo pero dire-diretso makakarating din tayo. Uy, Sunday, may traffic sa Los Baños. Ay, salamat, Luzon. Bah, sure tayo, maaga-aga tayo. Dati meron ako isang Laguna loop, inabot ako ng hapon dito. Ang traffic, Sunday ng hapon, nasabay sa mga nag-uuyan galing sa outing. Yung ngayon, mag-aalas 2 pa lang. Siguro yung mga nag-outing dito sa Laguna, wala mga nag-swimming pa, kaya maluwag pa rito. Mabilis na selfie lang tayo dun sa Los Baños na sign. Kaya bumagal tayo, diretso na ulit tayo. Time check, 2:30. After natin kumain, 77 kilometers na lang pauwi ng Mabalinas Bayan. So siguro sa takbong 20-20, bigit kumulang 4 ng oras na lang ito. Takbong pahinga muna tayo. Kasi pagkatapos kumain, lumarga na agad tayo. Ito na yung pahinga natin. Time check, 2:39. Nandito na tayo sa Calamba. Calamba, okay Calamba. Traffic ah. Pa maluwag dito ah. Yung mga ibang Laguna loop ko pagdating dito, matraffic lalo na pag weekday. Madalas papadaan ako rin dati yung mga hapon na.
Time check 3:05, Kabuyao City. Nakaka 146 km sa tayo. Medyo bumagal tayo rito, matraffic kanina. Santa Rosa na, Santa Rosa Laguna, Laguna, Laguna. Pagod na. Pagod na iyan hawa nyo. Pahinga mo ta, pahinga. 152 kilometers hanggang dito sa Santa Rosa Laguna. Yung pancak natin, hinahinay muna, pahinga tayo. Dahil sa inyo mga subscribers, kaya ginaganahan tayo na pumadyak na pumadyak. Lalo ngayon, marami na dadagdag ng mga bago subscribers. Ooh, pagod. Yay! SM Santa Rosa na. 156 hanggang kilometers. Hanggang kilometers. 156 kilometers hanggang dito. 3:38 na hapon. Time check 3:42. Binyan. Binyan City na tayo. San Pedro. Ayun, time check 3:57. San Pedro, Laguna na tayo. 162 kilometers. Ay, malapit na. No, Pasito, San Pedro. Dito yung mga ano, terminal ng bus. Yung dati, pinaka-unang Laguna loop ko. Hanggang dito lang ako ron. Tapos makain na ako ng bus. Kasi hindi ko na kinaya. Tsaka inabot ako ng gabi, alas 7 yata ng gabi. Yun, eksaktong alas 4, dito tayo sa Manoco, San Pedro. Yay, munting lupa na! Yay! Konti na lang! Hey, hello! Hey, kapot-pot pa pala tayo ron. Malapit na! Konti na lang! So, ito na ako makauwet, mag-edit at i-upload to para mapakita sa inyo. Pag weekdays, ito ang masikip eh. Pero Sunday naman ngayon. So siguro maluwag-luwag to. Ngayon tayo sa ano, poblasyon. Diyan sa kaliwa, dyan na papunta ang Bilibid. Nadire-diretso dyan, no? Ito, konti na lang to. Tapos nasa ano na tayo, South Super Highway. Siguro, tansya ko mga ano, 5 kilometro. Yes, maluwag, tapat na munisipyo. Dati eh. Pagkatapos ko rito, naalala ko, masikip. Traffic. Ayun, bayanan muntin lupa na tayo. Tanaw na natin yung South Super Highway. Ayun, no, yung may flyover na yun. Skyway yun. Hanggang dito, 170 kilometers na. Actually, yung mismo Laguna Loop, 170 kilometers na yun. Kung nagsimula ka sa paligid lang ng Laguna today, tapos na dapat yung loop. Pero dahil nagsimula tayo sa Boliches, layo pa tayo. Time check, 4:30 ng hapon. Ako, isa to sa mga challenging na part sa Laguna Loop. Itong service road dito sa Alabang. Sana konti lang ang sasakyan para hindi masyado masikip. Nakaramdam na ako ng laspag. 173 kilometers, 451 ng hapon. Hirap na kumadyak. Ay! Saan na makauwi? 454 Sukat exit. Hindi nga lang ako na ahon to. Pagod na, pagod na. Pahinga muna ulit ako. Pagod ako ulit sa may sukat. Okay, 39 kilometers na lang. Konti na lang to. Konting-konti na lang, makakabaya tayo. Bali wala na itong 39 kilometers na to. Naka 175 na tayo. Tapos na yung dalawang stretch ng service road. Bigutan na tayo, 526. Kabuti na lang hindi ganun kataas tong exit ng sukat. Exit ng bigutan pala. Kaya yun na yung sukat, hinihingal ako eh. Sana tapos pagdating sa rotonda, kaliwa tayo agad. Ay, salamat, palusong dito. Ano nga bang tawag sa lugar na to? Gilid to ng ano eh, SLEX.
Nasa kaliwa natin eh, selection no. Yun, U-turn tayo rito sa side ng Arca. Yes! Uy, aeroplano! Nice one! Ano, pagkana natin dito, ano na tayo? C5! Yes! Lapit na! Malapit na matapos ang nagulat natin! Kunti na lang, kakapirangkot na lang to. Nakaka 182 kilometers na tayo. Ang ganda ng ride natin, maliwanag pa. Dito na tayo C5. Kanina dahil late yung ride out ko, 5:30 ng umaga, kala ko gagabihin ako sa Muntinlupa eh. Buti na lang, ganda ang ano natin, takbo. 5:52, Taguig City na tayo. 185 kilometers. Ayun, BGC na. Last 27 kilometers. Dito tayo sa ilalim. Ayun, Rez Zamora. Na, pamakati na tayo. Konti na lang, malapit na magsara yung loop natin sa Strava. Pagdating na Rosario Pasig. Ano tayo? Pasig City. Nakaka 193 kilometers na tayo. Bali 13 hours na. Na pumapadyak tayo. Ayun, dito na yung sarado ng loop natin. Dito tayo pumasok kanina eh. Eastwood City. Yun, 6:49. Katipunan na tayo. May huling ahon pa nga pala ron. Galing C5. Sabay ano, paket dito sa Katipunan. Hinihingal na naman ako. Ayun, Katipunan flyover na tayo. Kanina, yakit ko sana taas eh. Kaya alam nung paahon na ako, biglang nang hina yung tuhod ko. Tubigo na ako sa baba. Ayun, dito sa Katipunan, tapat ng Araneo. Ang eksaktong 200 natin. 200 kilometers. Yun, buti dito sa tapat ng Ateneo may harang ang bike lane. Ito yung mga plant box. Time check 7:09. Dito na tayo sa UP Diliman. 202 kilometers. Pahinga muna natin yung GoPro. Doon na natin ulit buksan. Pagdating ng Baluches, makita natin kung anong oras ang inabot. Time check eksakto alas 8 ng gabi. Dito na tayo sa Novoligas Bayan. Ay, salamat sa wakas. Natapos yung ride natin. Mali pala yung press release ko kanina. Sabi ko 240. Hindi, bali 214. Hanggang dito sa Novoligas Bayan. 14 hours biyahe natin. Grabe, nalaspad ako. Ang layo na 214 kilometers. Kaya sana mag-subscribe kayo para masulit yung pagod natin at ma-reach natin yung goal natin na 1 million subscribers ngayon 2024. At huwag kakalimutan na matanda kasabihan kasi ganun mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Sa muli, salamat! Santa Monica, baby! Santa Monica, Novaliches Bayan. Ah, grabe. Let's paggers! Ayun, tapos siya. Eksaktong 214. 214. Parang River Maya lang ah.